Hello po, magandang umaga sa ating lahat and welcome sa ating Tuesday market briefing. Ano po? So today is May 4. So welcome po. To start, I would like to share my screen with you. Ayan, so umpisahan po natin sa Euro. So kung just like what we always do, ano po? Titingnan natin yung bias ng movement ngayong araw. So if you will be able to know that kung titingnan mo yung galaw bias ng daily mo ngayon. So kung titingnan po natin ito, meron kang kahapon nagkaroon ka ng reversal dito. This is what we call a harami formation. So dapat ang ine-expect natin ngayong araw dapat aakyat 'yan. Dapat paakyat po ito. So ang tinitingnan po natin diyan ay kung paakyat po siya, titingin tayo sa 4-hour chart kung saan nga ba ang bias ng 4-hour chart. Pero kung titingnan natin ang 4-hour chart natin, nag-break na ang trend line dito. Ibig sabihin, meron ka ng market structure na nag-break. Ano po ang market structure na nag-break? Ito yung previous low mo, nag-break siya. Ngayon, nag-hold siya dito sa area na to, so which could probably be a resistance. So ngayon, kahit pa sinasabi ng daily mo na meron kang possible reversal sa daily mo, kasi kung babalikan natin yung daily natin, 'di ba nakita natin dito meron kang harami signal dito. It is just a signal. Ibig sabihin there is an impending correction or a reversal on the market action. Ito ay signal po. Signal po itong pattern na ito. So kung yan ay signal, what will you give more weight? Sa signal o sa isang price action na nagbe-break ang market structure? So of course, ang lagi po nating binibigyan ng weight dyan is the market structure. Market structure kasi ang pagbe-break ng market structure is usually a confirmation of the trend. So pagka nagsunod po yan, nagko-confirm yung trend dyan. So dito sa 4 hours natin, meron kang break ng market structure. The moment na na-break itong second low mo, it will confirm the downward movement of the price. Ayun po. So ang tinitingnan natin dyan ngayon ay ang at least, ano, ang igagalaw na titingnan natin ay itong low na the low here is at least 20, 20, 10. Yan. So kung tayo po ay nag-sell kanina dito sa area na to sa 2059 area, sell at 1.2059, ang target mo dito is 20.10. Tapos ang cut loss mo naman is, since it's 24 pips ang ATR mo, 20.83 po. Kaya po yan 20.10, itong previous low ang tinitingnan natin. Kasi hindi pa natin sure kung magbe-break yan or hindi. Though meron na tayong half signal that the trend is already reversing, but still we would want to wait for a confirmation at the break of this low. Ayan. So kung wala na pong katanungan sa Euro, tayo naman ay lilipat sa British Pound. Ang British Pound naman po ay nagko-consolidate lang siya. Nagko-consolidate saan? Within the range of 1.4001 up to 36.68. So it is moving in a band of about 350 pips. So yung 350 pips na yan for today, ine-expect natin na ang galaw ng British Pound ngayon, since meron kang lower high, meron ka ring lower low dito, so magpapatuloy yung kanyang
lower law, ano po, most likely magpapatuloy yung kanyang lower law. So, if we are going to look at the 4-hour chart dito, kung napansin ninyo, yan, so nasa baba siya kasi ay nasa ano siya ngayon, nasa eksaktong 26 and 50-day moving average siya ngayon. Ano? So kung titingnan nyo, kung lalapitan nyo itong chart na to, kung titingnan nyo ng malapitan, lalapitan, nandyan po siya. So ang at first glance, you would say na dapat yakyat niya yan. Pero kung titingnan mo yung market structure mo, ito yung previous low mo na na-break niya, ito, kahit pa ito yung i-consider mo na previous low, nag-break siya pero dito hindi siya nakapag-break ng previous high mo. So you are expecting a lower low and lower high na trending ng market. So kung yan po ay magpapatuloy, dapat po ang kanyang igagalaw, we will look for an area of value in our smaller time frame since we cannot find an area of value in our higher time frame. Dito po, so pagka yan ay nagsipag-crossover on the downside, nag-break siya, pero kung titingnan mo ito, ayan, so kung titingnan natin ito, ang direction niya ay pababa pa rin po. Ano po? Medyo nalito lang kanina ako dito. Because if you isolate this, ibig sabihin ito ay paakyat. Pero kung titingnan mo siya sa kabuuan nito, lower high, lower low, ibig sabihin pababa pa rin po siya. Medyo nalito lang ako doon. Ano, sometimes it happens. So kung pababa pa rin ang tingin natin dito, na since nandito ka ngayon, magse-sell ka ba eksakto dito? What we would want to find out is an area of value that will give us a signal to sell. So since nandito siya ngayon, it might probably go up a little bit, no? So antayin natin na umakyat siya dito sa level ng 26-day moving average, which is 38.96. So dito po, 38.96 na pataas ito. 38.96. Ang target mo is 37.87. Ang 37.87 po ay galing yan dito sa previous dito sa hourly, meron makikita mo to eh. It's the previous low sa hourly, no? Yan, ito po. It's either this one or dito po ang pupuntahan niya. Bakit ito? Kasi meron kang gap dito and yung any area in the vacuum is a possible. The price may fill up the air, usually, no? Pero dito ginawa na niya. Ginawa na niya dito, ginawa uli niya dito. It can possibly happen again here because the market does not usually... most of the time, it remembers yung mga emotional points in a chart. So this is an emotional point in a chart. So therefore, pag bumaba po yan, they might remember here this one again, and they will liquidate here. So ang area po na yan, ang low niyan is
3800 or pwedeng ito po. Mag-extend po siya hanggang sa loan nitong 3787. Kaya po nilagay natin 3787 dyan, but the initial target here is 3800. Yan po. Ang cut loss mo is of course based on ATR, which is 32 pips. Kung wala na pong tanong sa GBP-USD, tayo naman ay gagawi sa AUD-USD. Kung hindi po, kung feeling nyo po, hindi po masyadong na-explain ang ano dito kung bakit nakukuha yung level na yon, kasi ito pong ginagawa ko sa inyo ngayon, ine-explain ko pa, no? But you should, the real market briefing that we usually had sa office dati is I just tell kung saan pupunta yung presyo. Buying, sabihin ko lang, it's trend is upward, so there are buying opportunities. Look for buying opportunities at hourly EMA 26, hourly EMA 50. Yun lang ang market briefing. So hindi ako nag-explain o nagtuturo ng hindi ko sinasabayan ng turo, ano po. So dito, because I am thinking or because I am considering that there are newbies in this group, kaya po ako nagbibigay ng konting explanation para po kahit papano ay magkaintindihan po kami at hindi niya iisipin na saan kaya nakuha yung presyong ganun. So hindi po, para lang po magkaroon ng konting linaw, ano po. So yung sa AUD-USD naman natin, ang tahak pa rin niya ay pababa. If you go to daily, you will notice na pababa nga po ang kanyang tinatahak. So it is within the band of the range. Your daily chart is ranging at a level of 3878 or 3 and 76.90. Yan po ang kanyang range. Ang actual range po niyan ay ito po. Yan, 78.17 and 76.90. Ayan, so kung titingnan natin ngayon, saan papunta ngayon ang Australian dollar mo, pababa o paakyat? Since nasa loob siya ng range, titingin ngayon tayo sa smaller time frame kasi nasa gitna siya, no? Kung saan yung pwede niyang bias. So kung makikita mo dito, ang pwede niyang bias sa ngayon ay pababa. Pababa ng initially hanggang 77.12. Yan, it may go down up to 77.12 or it may retest yung emotional point at the low price. The closing price here is 76.93. So kung magse-sell po tayo, we will look for opportunity to sell at a, saan nga ba? We will look for an area of value where we can probably make a selling position. So dito po, nung lumampas po dito, since ang higher time frame chart mo ay pababa, pwede mong gawin na resistance ito kasi lower time frame lang naman ito, no? So it's 15 minute. Kung nakita mo na ang hourly mo, halimbawa hourly mo nakita mo ganyan, pababa siya, di ba? So kung pababa siya, since ang bias mo pababa, titingin ka lang sa smaller time frame mo with respect to the factors of 4, 5, 6. Ayan, so titingin ka ngayon dito kung saan siya pwedeng mag-resist. So dito siya pwede posible na mag-resist. Ayan. So ang selling mo dapat 15 minutes ago is 77. Pagka nag-crossover na po ito, that's the time that you will be considering this or this. Yan. So may mga ano po tayo, may mga sinusunod po tayong mga concepts regarding sa pagte-trade ng pagka nagte-trending ang market. Ano, with respect to your EMA 26, EMA 50, and EMA 200, it's not on the, hindi po yan
mas ano po, mas effective yung if you follow certain principles regarding the current action of the prices with respect to your moving averages. So kung nagre-range siya, ano ba dapat ang tinitingnan mo? Is it 200? Is it 50? Is it 26? Pagka nag-start na siyang mag-trending, ano ba dapat ang tinitingnan? 26, 50, or 200? So yun po yung mga ano diyan, yun yung mga things to consider when you are trading using your moving averages. So dito, we could have sold at 77.46. Yan, 77.46.48. May tanong po ata. Yes, ang crossover po ng moving average, dalawa po yan. Ano? When you say crossover, it's the crossing over of the moving averages itself or the crossing over of the price with respect to the moving averages. Crossover din po yon. So, tinitingnan din natin po yan kung man nag-crossover ang price over the moving average or nag-crossover ang moving averages mo. We also take that into consideration when we are putting a position in the market. Tama po kayo, Ma'am Harmony. Bakit nawala? Ayan, so selling dapat tayo ng 77.46. Ang target po natin ay yung lower. Salamat din po. Yung ang target natin diyan ay ito po. Ito. Lower niya which is 77.06, no? So, if we are able to sell at this price level 77.46, ang target natin is 77.06, ang cut loss natin is 22 pips. Ayan. So, ang ratio po natin is 1:2 ang ating risk reward ratio. So kung wala na pong tanong sa Australian dollar, tayo po ngayon ay lilipat sa USD JPY. Yung USD JPY naman natin, kung titingnan natin yung daily natin, ayan, so paakyat siya o pababa? Kung kayo ang tatanungin ko ngayon, how would you look at this? Is it going up or going down? Di po ba, kung makikita nyo, ito yung previous low mo, nag-break na siya. Ito yung, guguluhin ko lang ang isip nyo saglit, ano? Para lang masanay po kayo. Kasi pag hindi po nagugulo ang isip natin sa pagtingin ng chart, hindi po tayo na sasanay. Hindi po natin nare-refine yung skills natin. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung tingin nyo dito na break, meron akong isang tanong ngayon. Di ba merong, nakikita nyo ito? Yung gap, sir. Yes, nakikita nyo yung gap. Di ba ang sabi natin sa gap, babalikan niya yan bago siya aakyat ulit. Binalikan na ba niya dito? So hindi pa siya bumabalik dito, di ba? It will always try to close in the gap before it goes up again. So paano kung ang action nitong Japanese yen sa ngayon ay binalikan lang niya yung gap tapos aakyatin niya ulit at lalo pa at nakita natin na ang if you are going to use yung Fibonacci, bakit ayaw bumalaw? Yung Fibonacci retracement po natin from this low and from this low to this high, ang 38.2 is right exactly here na bounce back yung presyo. So ngayon, kung tatanungin ko kayo, pataas po ba o pababa? Ang tingin ninyo, di po ba magulo na? Kasi ang sinasabi natin, nag-break yung low, dapat pababa siya. Pero sinasabi, merong gap dito, babalikan lang niya yung gap, aakyat siya.
So right now we are having mixed signal. So kung saan po yung mas nakakarami yung signal na nagsasabi, halimbawa binalikan niya yung gap, umakyat uli siya, tapos ito naman gumagalaw pa rin siya sa gumagalaw pa rin siya dito sa tatlong moving above your moving averages. So ang malamang na mas bias ng price po sa ngayon ay malamang po ang bias ng price po sa ngayon ay ang may killing siya sa pag-akyat. So titignan natin ngayon yung 4 hours po natin, ano po? Ayan. So kung titingnan mo to, may crossover ka na dito, tuloy pa rin yung pag-akyat niya kasi lower high ay higher high, higher low pa rin siya. So kung higher high, higher low pa rin siya, kung titingnan mo yung ano mo ngayon, yung hourly mo, ayan, kung titingnan mo yung hourly mo naman ngayon, Yan, so meron kang mga false break dyan and ito yung channel mo ngayon, so malamang ang pupuntahan niya ay saan ba galing to? So most likely ito po yung channel na ginagawa ng Japanese yen ngayon. Nagkakaroon ka ng konting lagpas-lagpas dito but still the channel is intact because it hasn't made any appreciable breakout from the support area. So dito titingnan natin ang possible na buying opportunity sa smaller time frame natin. So your buying opportunity in your smaller time frame would have come from this. So kung nakita mo po na nagkaroon ka ng hanging man dito or hammer formation dito, which is a reversal happening at your area of value, na paakyat po yan, so that would have been a good buying opportunity. So ilalagay, yan po ang sinasabi ko na yan po ang presyong nilalagay ko. Dahil what I would want you to follow is pagka kayo po mag-isang tumingin at nakita nyo dyan, may nakita kayong ganito, tapos nasa ano siya, nasa area of value siya, dun po yung karapat-dapat na pag-tradean po natin. Ayan po. So this is the area, yung sinasabi ko sa inyo is parang guide po yan. So yung market briefing natin na ine-explain ko ngayon sa inyo is guide siya actually for the day with respect to the current price movement. Ano po? So yung buying natin would have been here. Ngayon pagka ano naman eh sabi niyo eh lumagpas na yan eh paano pa ako? Ngayon pag bumaba yan at dumapo na naman siya diyan sa moving average ng 26 at hindi nagbe-break ang market structure mo, then pwede pong mag-buy doon. That is how you apply it. So dito po ang nilalagay ko lang for the purpose of discussion, no? Naglalagay ako dito parang pang-reference kumbaga. Ito EMA 26109.09 buying at 10909 or 10910, ang target mo is 10969. Saan galing yung 10969? Ang 10969 is most likely itong high nito, no po? So itong high na to, which is 10969, or most likely it's about mga 10985. Ilalagay ko lang yung dalawang presyong yan para alam nyo. Pag umabot ng 10969, pwede pa niyang abutin yung other band ng channel ninyo.
Ang cut loss mo is 108.85, which is 25 pips. Hello po, yung mic po, Sir Jun, medyo pa off na lang po. Maraming salamat po. So yung atin namang ano ngayon, yung ating next ay ang gold. So ang gold kahapon, grabe ang inakyat, ano, it rose by more than 20 pips, the average daily range. So kung titingnan din natin uli ang gold, ayan, kung makikita nyo po, ang ginagalaw po niya lately ay akyat, consolidate. Ito po, akyat, consolidate, akyat, consolidate. So malamang po, akyat po yan ulit and then magko-consolidate ulit until it will reach, it will hit the target of 1875. Ano po? So ang daily mo ngayon ay but if you go by the rules ng ating support and resistance, kasi nagko-consolidate siya ngayon, will we expect the consolidation to hold for today? Yes, we are expecting the consolidation to hold for today. Why? Because if you see this, if you take this into consideration, ito yung resistance mo, ito yung support mo, di po ba? Magdo-drawing lang ako dito para clear lang po, ha? Yan. So, ito yung support mo sa ngayon. Yan po, ano? So, ito yung dalawang band ng ano mo, ng support area mo, ay ng support mo, ito yung resistance mo. Ngayon, yung mga nag-attend ng lesson natin last Saturday sa support and resistance, how to identify significance of a support, how to identify, ay hindi pa natin pala na-take up yon last Saturday. Ang na-take up lang natin is how to identify possible support areas or resistance areas. This can become a resistance area based on this price action here or based on this high, kasi nga sabi natin previous highs are past potential support areas. So ito yan, potential support area, pero ay resistance or support area. Ano po? So kung titingnan mo yung price action mo before na na-hit yung resistance mo, ito po ay dire-diretso. Isang biglaang akyat at hindi siya pagalugad. Kung pagalugad yung pag-akyat niya dyan, malamang mag-breakout yan dyan. Pero kung hindi naman tagalugad, malamang po mag-range siya ngayon dito, mag-consolidate siya dito, tight range here, which will probably form a spinning top or a mag-hold ito at bumaba po ito ngayon, ngayong araw. So yun lang po dalawa ang ine-expect natin na technically na mangyayari. So kung tinitingnan po natin yung lower time frame po natin, yan po ay malamang, di ba, mag-hold ito. So, we will now look for area to sell. So, dito, 97, malayo-layo na yan. Ano po? So, we can probably sell. Yan, nag-break na po siya, previous support. It's the correction after the breakout. And then, malamang, didiretso po yung pag-akyat po niya. Ano po? So, lahat po ng signs ay nagtuturo po ngayon dito sa antayin lang natin na itong 26-day moving average ay umabot po dito, mag-touch sa low ng consolidation na to, saka po natin sabayan yung posibleng pag-akyat niya. So, I would recommend a buying at this level. Ilalagay na lang natin dito sa MA26, ano? Pero kung titingnan po ninyo, ito po ay support na po. Yan, pero since ang usual kasi na ginagalaw ng gold ay mga alas 2 ng hapon, alas 3, dyan nag-uumpisang gumalaw, usually nagko-correct yan in the morning.
So pag nag-correct po siya, maaga pa naman, nahayaan muna nating mag-correct siya. Hanggang dito, most likely, hanggang 1785 before po siya na umakyat ng pataas. Kaya po ang correction na nilagay ko dyan is 1785. But you should watch out for any reversal here at the 1789 level because this is also a good support area. Yes, ma'am. Yung JPY po at saka wala naman pong direct na relationship ang sometimes nagkakaroon ng correlation ang JPY at saka ang gold. Pero hindi po siya all the time, na hindi ibig sabihin buying ka ng Japanese yen, kailangan mag-sell ka ng gold. Hindi po siya all the time ganun po. Sometimes may correlation, sometimes wala po. In the same manner as other factors also come in, dahil iba-ibang factors po ang nagpapagalaw ng currencies natin. For example lang, ano po? Sometimes sinasabi natin na ang Euro-USD ang nagpapagalaw dyan ay ang Euro-JPY or ang Euro-Sterling. So sometimes hindi naman po yun ang nagpapagalaw. It's some other factor. So I don't know kung ano pa ang magpapagalaw, but what I can see now is from technical point of view without any regard for any fundamental factor. Ano po? So ang binabasa lang natin ngayon is yung ginagalaw ng presyo base sa technical analysis. Ayun po. So ito po yung ano natin, ang tingin natin ngayon. So we can wait up to 1785.55. Ang target po niya is from this flag formation, yan. Flag or you may call it flag or ano yung isa? Pennant formation, ano po? Yan, so this is about 1720 area. Although ang dangkal natin, ang sukat natin ay 1821, 1822, ang usually po na inaano niya, pagka nakikita mong lagpas na sa daily range ang kanyang igagalaw, mag-round off ka na sa whole number because ang potential area of support or resistance will come from, usually it comes from a whole number. So kung 1820 yan, 1810, 1830, 1840, 1850, so on and so forth. Mga whole numbers po ang kinoconsider. Ayan, so kung wala na pong katanungan sa gold, tayo naman ngayon ay pupunta sa economic indicators front. So Forex News. So today is Tuesday. Maraming salamat din po, Ma'am Rhea. Sino po pa yung mga ibang nag-message kanina? Mamaya tingnan natin ulit. Today is Tuesday. So sa Australian side, mamayang 12:30, there is going to be an interest rate decision. Expect the market to be volatile, ano? But they are expecting status quo sa interest rate. So karamihan naman ng mga central bank ngayon, nag-i-status quo. They do not touch the interest rate because of the ongoing problem with the COVID virus. So yan, tinitingnan din sa UK naman, meron tayong manufacturing PMI, which is at 60.7. Ang last reading nila ay 60.7. Ang consensus ngayon is 60.7. So a higher PMI would mean bullish for the British pound, no? Any reading above 50 signals expansion. So yan po.
A higher reading would signal expansion, and the lower reading than 50 would point to contraction. Tapos, maliban dyan, so wala nang gaano-ano, sa US side naman, trade balance, hindi naman masyadong ano po yan. Yung trade balance na yan, noon, tinitingnan yan nung kalakasan ng Japan and US economic war, nung tinatawag nilang dot-com economy nung early 90s. Yan, very sensitive ang market sa trade balance ng Japan at US nung mga panahong yon. So ngayon medyo nag-mellow down na po siya kasi hindi naman na po Japan ngayon ang number one na kalaban ng US, bagkus ay ang China na. In terms of economics, ano po? So, ang pinakaabangan lang natin ngayon, ang market mover na pinakamalaki ay ang ngayong 12:30 ang interest rate decision. So, if you are trading Australian dollar before the release of the interest rate, I would suggest that you stay on the sidelines. Kaya ko lang sinasabi na stay on the sidelines muna, let the dust settle down, because ang ano po niyan, pagka nagkaroon po ng wild swing yan, ibig sabihin it may go up ng 50 points or it may go down ng 50 points before it settles to its direction or its intended direction, ay baka hindi po tamaan lang po ang cut loss po natin. Kahit tama po yung basa natin, malamang tamaan lang yung cut loss natin, wala ding silbi yung basa natin. Ano po? So, yun lang po. Wala na po ngayon. So, maraming salamat po sa pagdalo sa ating market briefing for this day, for this Tuesday, and hope to see you all again tomorrow po for another round of market briefing po. Maraming salamat po sa inyong lahat.